Noong nakaraang linggo, nakilala natin si Tatay Jomar o mas kilala sa tawag na Manong Taho. At pinatunayan nito na isa siya sa matinik na shooter sa Paranaque City. Dahil marami ang nakapanood ng kanyang performance sa ating shooting challenge, ay marami nang gustong lumaban dito. Handa kaya siya sa matinding hamon na ito. Kumusta mga ka-Hoopex? What's up sa inyo? Joke, nandito na naman po tayo sa Hoopex Private Court. Joke, matagal-tagal na tayong hindi nakapunta dito. So simula nung nagano no, lockdown ulit. Tapos ngayon tayo ulit nabalik. Before ECQ nga natin nabisita. At syempre habang ECQ, madaming changes ginawa dito yun. Sa private court natin, Chok. Tulad nga sinabi mo, habang ECQ, syempre tinik advantage natin yun para mas lalo ma-improve yung court natin. Oo, syempre para pagdating ng mga players ulit. Masarap maglaro, di ba? So ngayon mga ka-Hoopex, ililibot namin kayo kung ano mga nabago dito sa Hoopex Private Court. Let's go! Sobrang tagal natin nawala. Nakita nyo, tumubo na yung mga laman dito. Pwede na nga mag-farmville dito eh. At syempre, shoutout nga pala sa, syempre, sa The Barber yung mga gupit natin dyan. Kita nyo naman. Ito mga ka-Hoopex. Yan, so ito makikita nyo agad mga ka-Hoopex, no, yung logo natin na parang ginawang Miami Knights. Oo, nakita nyo naman kasi syempre yung kulay ng ano, pink, no? Oo. Parang Miami talaga, tas light blue. At siyempre, Kobe tayo eh. The legendary Kobe Bryant. Nakikita niyo mga Hoopex. At siya, sinashoutout ko nga pala si the Mr. Muralist. Yeah, maraming salamat. Sobrang ganda ng gawa niya. Nakikita niyo naman. Gusto niyo rin magpagawa ng ganito, yan, i-visit niyo yung Facebook page niya ito. Mr. Muralist. Yeah, so ito Chok talagang gustong-gusto ni Mr. Muralist. Kasi kita mo nga dito yung dalawang side nga ni Kobe Bryant. Oh, no? Kumbaga, early era niya. Saka yung era niya ng pangalan. Kumbaga, number 8, number 24. Napaka-iconic din kasi talaga. So sa mga Kobe fans natin dyan, like nyo syempre yung video naman yung like. Ito Chok, napakagandang design na ito ng Hoopex basket. Hindi siya ano eh, basta lettering. Para siyang ano eh, para siyang tawag dito. Graffiti. Graffiti. Saka gusto ko talaga dito Chok yung kulay kasi yung team talaga natin, Miami Knights. Oo. Sino bang hindi nakakilala dito? Siyempre yung nga pa lang at saka yung gigil. Kundi ang the king ng NBA ngayon, LeBron James. Napakaganda lang talaga. Kumbaga yung ginawa talaga ang silhouette talaga ni LeBron. Kahit walang kulay, kilalang-kilalang kilala. Na. Kilala mo na. Saka kasi iba daw kasi talaga yung dating kapag black and white yung pagkakapit. Eh, maganda rin daw kasi black nga yung wall natin Chok. Idol ko to eh. Oh? Siyempre tayo si Steph Curry. You know? Ang kilalang best shooter sa history ng NBA. So siyempre deserve din talaga ni Steph Curry yung slot na to dahil, di ba nga, ngayon, siya yung nagpabago talaga ng laro dahil sa outside shoot. Ang hindi lang makakilala dito yung hindi talaga nanonood ng NBA simulat sa pool. Ito mga OPEX ang tinatawag natin, the Goat Wall. Saktong-sakto din yung ano niya. Sa kanya lang talaga yan. Sa kanya lang talaga. Masukat sa kanya lang talaga yan. So Chok, marami nagtatanong kung sino ba daw talaga to eh. Ako din nagtataka kung sino ba talaga to. Naka-red na jersey. Number 0. O hindi to si Westbrook ha, kasi kita mo naman buhok. Saka wala na si Westbrook sa Houston, nasa Lakers na rin. Jalen Green yan. Si Jalen Green. Tama ka dyan Chok. Si Jalen Green to mga. So ang binanggit nga ng artist natin na si Mr. Muralist. Kaya nga daw medyo parang silhouette pa siya eh. Di ba? Kasi yun nga, nagsisimula pa lang siya. Wala pa siya napapatunayan, rookie year pa niya. Okay, gets ko. So, ibig sabihin pala yung mga arts talaga ni Mr. Muralist may mga meaning. Totoo yun. Ako nga po pala si Jomar Morales Bernaldez, 43 years old, hometown, Sitio Libo, Santo Niño, Paranaque. Kilala po bilang Jomar Manong Taho po. Mula noong na-feature natin si Manong Taho, ay mas dumami raw ang kanyang mga parokyano. Napakalaki pong tulong. Nakilala po ako kung saan. Lumakas po ang pagtitinda po ng Taho. Mas mabilis pong naubos ngayon ang pagtitinda ko po ng Taho nung nakilala po ako sa lumabas po ang aking pagpanalo po sa triple shootout. Malaki, madali pong maubos ang aking paninda. Ano po, lalo po ang mga bata. Manong Taho, i-shoot niyo naman po. At binibiro ko naman po, i-shoot ko po, isasanto ko na. Nais daw kumita ng extra ni Tatay Jomar, kaya niya tinanggap ang hamon na ito.
Pinanggal. Kaya po sumali dito dahil po gusto ko po makabili po ng sarili pong balde. Kaya iniiram ko lang po yung balde na yun po sa aking kumpare na tuyo ko po. Yung malaking bagay po kasi pag may sarili pong balde, pwede pong dumoble ang kita ko po. Kahit pwede po ako magtinda sapon, pwede pa rin sumaga. At saan po ako kumuha ng tao, makakakuha po ako kasi sarili ko po yung balde. Gusto ko rin po makabili po ng ganung sidecar po para po mas madali po akong makalako ko ng tao kahit saan po. So, hinihintay na lang natin yung mga participants natin. So, tingin mo ba, Chok, mareretain ba ni Manong Taho yung title niya as 3-point king dito sa court natin? Alam kong mahihirapan siya dito. Oo. Dahil nga yung mga kasali, hindi lang basta-basta din. Mm-hmm. At syempre, as 3-point king, syempre, dapat ang mindset mo is ma-defend yung title mo. At ito pa, mga ka-hoopex, meron pa tayong panglimang participants na siguradong kilalang kilala ninyo. Exciting to! So, sino ba to, Chok? Abangan niyo na lang. Makalipas ang isang taon, matapos natin siyang ma-feature sa kwentong Hoopex, nagbabalik ang legendary shooter ng Tondo, Manila na si Brian Ashanti Cabrera. So kasama natin ulit si Kuya Brian Ashanti, ang Zorro ng Tondo. So isang taon na rin no, nung nakalipas nung magkasama tayo. So syempre kakamustahin natin si Idol Brian. Walang trabaho. Pero balita ko medyo nakakalago ka na daw, no? Ano? May pabawi. Makakalago siya. So tingin mo ba nakasali ka ulit sa 3-point shootout? May bubuga na ba ulit? Mukhang ko. Sumukan mo. Pero ngayon na ba yon? Ngayon na ba namin makikita yun? Sumukan natin. So, syempre sa mga tigatondo dyan, supportahan ulit natin si Kuya Brian Ashanti. So, makikita natin siyang lalaban ngayon sa 3-point shootout. Isa rin sa matinding makakaharap ni Manong Taho ang tinaguriang The Big Mac ng Las Piñas na matinik sa long range shooting. Max Santos po, Mr. 98 points, 36 years old, from Las Piñas po. Tinawag siyang Mr. 98 points na magpaulan ito ng 3 points sa recreational league na Next 5 Hoops. Tinanggap ko po yung challenge para po masubukan kung kaya ko pa pong maipagsabayan, lalo na po mga magaling na shooter po yung makasabi ko ngayong araw na to. Yeah, so mga upik, sasama natin si Idol Ray Remogat. Idol Ray, anong expectation mo sa shooting challenge na to? Papalaban kasi mga veterans na yung kalaban natin. Kumbaga ako ano pa lang ako, possible pa lang ako sila, veterans na. Sino yung maigpit mo makakalaban dito? Tingin ko si Manong Taho tsaka si Ashanti kasi yung kwento ni Ashanti, grabe yung shooting doon. Tapos yung pinakita ni Manong Taho nung last challenge nila, grabe din. Kaya tingin ko mapapalaban talaga. Yeah, so dumating na rin si Idol JC Cifra, isa din sa mga kilalang shooter na na-feature natin. Mala world record ba yung mga gagawin mo ngayon? Sana! Yeah! Siyempre, tinatanong natin yung mga challengers, sino ba dito yung tingin mong mahigpit na challenge para sa'yo? Baka sa akin si Manong Taho, kasi siya yung current na nanalo nung last episode na naglaro kayo dito eh. Yan, so nandito rin naman syempre si Kalye Irving. So balita ko, Kalye, naghahamon ka daw ng 1v1 kay Jillian, ha? So ayun na, sa mga nagsasabing hinamon ko si Jillian ng 1v1, hindi po totoo yun. Ang totoong sinabi ko po dun is 3v3 ang kakalabanin po namin. Friendly game po kay Jillian, at si Gian at saka si Batang Step po. Yan, so syempre lilinawin lang po namin, yun nga, in-advise namin si Kalye Irving na yun nga, wag tumuloy dahil nga ang napag-usapan daw po nila is 3x3 and nagkaroon ng misunderstanding na lalaban nga daw ng 1v1 si Kalye Irving. And sinasabi nga po na naghahamon po si Kalye, which is not true po. Yun nga po, syempre nagko-communicate din po kami ni Kalye Irving and yung management po ng Hoopex. And para syempre sa official statement po namin regarding po dun sa nangyari, nag-comment po kami dun sa video na in-upload po ng Mavs Phenomenal. Nag-comment po kami dun about po sa statement po ng Hoopex management. So ano masasabi mo sa mural sa private court natin? Ay, napakaganda ng mga gilid nito. Ito,
Yan sila LeBron and syempre kay Kobe. Oo. Yan, mga idol yan eh. Pero parang may gusto ko yatang makita dito ah. Gusto mo ba makita si Kyrie Irving? Dagdag natin. Pwede, pwede. O gusto mo yung mukha mo na lang? Pwede, pwede. So yan, kasama natin si Brian Ashanti. Yan, syempre, andito rin si Kyrie Irving. Yan oh. So nagsama-sama ang mga idol natin. At balita ako, Ash. Meron sorpresa sa atin si Mr. Muralist. Uy! Dahil nga sila rin yung mga naging mukha ng Hoopex, di ba? Mga top trending natin, Chok. Siyempre, meron surprise si Mr. Muralist. So, tingnan natin dito kung ano bang meron dito. Saka ako, Chok, hindi ko pa rin nakikita ito, Chok. Maski ako, hindi ko pa rin ito nakikita. Tribute na rin namin sa inyo ito dahil nga, siyempre, binigyan nyo kami ng pagkakataon na may share yung mga buhay nyo at mga pag-inspire ng mga players. Hindi na ba kayo? Okay, hindi na. Lubos din po kaming nagpapasalamat sa mga taong na-feature namin sa nagdaang taon. Wow. Kasama pala tayo dyan, kala ko sila lang. Solid. Ngayon din namin nakita ito, nandito rin pala kami. Di ba? Nakakatuwa, Pero hindi man lang nalihis. May bakbak. Ay, Mr. Muralist naman. Hindi mo nilihis ng onte. Siyempre, nakakatuwa. Nasama pa ako. Yan at syempre makikita nyo mga ka-Hoopex, ang iconic first meeting ni Batang Steph at ni Kyrie Irving. Ay, shoutout nga pala kay Batang Steph. Okay, Justin. Shoutout sa'yo, Justin. Oh, syempre, sumusubaybay pa rin tayo sa career ni Justin. Oo naman. Kyrie, ano nga sabi mo mong grabe naman? Grabe. Pogi naman nandun. Oh, edi wala nang ano, wala nang Kyrie Irving. Kasi nandito na yung mukha mo, wala nang Kyrie Irving. Ako na lang. Okay, ako na lang. Okay na yan. Okay, okay. Yan, syempre shoutout din natin si Tatay Jun Orsilino dahil ito rin yung pinakaunang episode, Ash, na nag-viral sa kwentong Hoopex. Ito yung video na nakilala talaga yung Hoopex, yung tinalo niya ako ng shooting. Saka nakuha din ni Mr. Muralist yung damit. Oo, yung damit. Yung shooter. So yung mga Hoopex, magsisimula na po ang ating shooting challenge at ready na ang ating 5 participants. So asahan nyo mga Hoopex, isang matinding labanan ng shooting ang magaganap dahil nga kita nyo naman ang ating mga participants, no? At syempre mga ka-Hoopex, don't forget to subscribe to our YouTube channel, syempre para tuloy-tuloy po ang pagsuporta natin sa mga ini-invite nating mga players dito sa ating private court. At syempre support our merch. Syempre mga ka-Hoopex, sa pag-support nyo sa aming merch, nakakagawa rin tayo ng mga gantong content sa pagtulong sa mga players. Ang mananalo sa araw na ito ay mag-uwi ng 10,000 pesos. Yeah, so magsa-start na tayo mga ka-Hoopex, magbubunutan na kung sino ang mauuna. Oo. So gagawin natin yung bunutan mga ka-Hoopex para malaman natin kung sinong unang titira. At syempre, kayo na bahala kung sinong unang bubunot. Number 1 si Idol JC, number 2 si Idol Brian Ashanti, number 3 si Manong Jomar, number 4 si Cup, at number 5 si Ray. So same mechanics tayo. So sa round 1, 15 shots sa tatlong station. And then sa second round, tatlo lang ang papasok. So syempre hindi natin patatagalin. Simulan na natin 'to. Para masukuha ko yung ano ko. Malay mo. Kung mananalo ako ngayon, siyempre, pangasok kami nila ko sa mananalo ko. Sayang, pandemic pa naman. Sa tingin ko po, alos lahat po ng aking mga kalaban ngayon, puro magaling po talaga, lalo-lalo na po si Manong Tau po. Tiwala lang po sa Diyos, saka kaya ko po may depend yung aking title ko sakali pong certain po. Yan, so ang ating unang shooter, JC.
Hindi talaga yung tumatalong pag tumigil. Hindi talaga. Hindi talaga yung signature shot niya. Oo. Eh, medyo kinakapos pa. No? Sa mga ka-hoopix na nagtatanong bakit ang bilis niya tumira, ganyan talaga siya tumira. Oo, oh, kasi nga yung mga ginagawa niya is mabilisan kasi nga world record. Oo. Oh. So, ayun, wala pa rin siya nasushoot. Oo, wala pa rin siya nasushoot. Oo. Medyo papaagat pa. Walang nasushoot sa first. 0 out of 5 siya doon sa unang rack. Oo, sa unang rack. Sa unang ano, area. Mm-hmm. Nagpaagat lang pala. Oo. Nakakadalawa na si JC dito. Kapos na. So, yun siya. So, yun nga, factor din talaga yung hangin eh. Oo, diba? Syempre. 2 out of 10. Ang shot ni JC. Tignan natin kung ma-perfect niya ito. Malaki pa yung pag-asa niya. So, 1 out of 1 siya doon. 2 out of 2. Malaking bagay pa rin ito. 3 out of 3, Chok. Oo. Nag-init, parang diesel. 3 out of 4 siya doon. Pero, pag na 4 points siya ito, mayroon siya 6 points. Not bad yun para sa first round. At yun, ayun na nga sinasabi ko, meron siyang 6 points. 6 points para kay JC Cifra. So, yung 6 points nga natin tulad na sinabi ko, yun yung mga average nating score last time. Mm-hmm. So, not bad yun para sa first round. Second shooter natin, ito si Ashanti. Oh, si Kuya Brian. Tignan natin si Kuya Brian. Ang dami nag-aabang dito ulit. Oo, mukhang 1 out of 2. 1 out of 2. 2 out of 3. Nakakadalawa na agad siya doon. Oo. 2 out of 4. Pag na-shoot niya ito, malaking bagay ito. Oo. Bam! 3 out of 5 siya dun sa first spot niya. So, nakalahati niya na kaagad. Yung first. Ayan, 0 out of 1. Bam! 1 out of 2. 4 points na siya dito. Oo. Uy! Nilinis pa. 2 out of 3 siya dyan. 2 out of 3, no? 3 out of 4, sunod-sunod na. Last shot. Uy, siya na ngayon yung leading. 5, oo. So, meron na siyang 7 points. 7 points, talagang 1 year nakalipas, no? Tapos ngayon lang natin ulit nakasama. Talagang pinagandaan ni Shanty. 0 out of 2. Medyo bad start para sa third rock niya. 0 out of 3. 0 out of 3. 0 out of 4. Last shot, pwede pa niyang mashoot ito? Hindi. Para magkakaroon siya ng 7 points. 7 points! At leading na siya sa first siya ngayon. Ito na! Ito na! Ang defending champion sa ating 3-point shootout. Si Manong Jomar. Manong Jomar. Ang Manong Taho. Yan! Sipat na sipat, oh. 0 out of 1. Ang kwento sa akin ni Manong Jomar, talaga nag-practice siya ng shooting. Hindi talaga nawala yung shooting niya araw-araw. Pinaghahandaan niya rin kasi nga siyempre, na-invite nga natin siya ulit. 1 out of 3. 1 out of 3. Uy, bad start, ha? Pero tingnan natin, 2 points din to pag-shoot niya to. Malaking bagay din ang 2 points. So, 1 out of 5 si Manong Jomar dito. Medyo factor din kasi talaga yung init. Pero sabi nga niya kanina, advantage siya tayong init kasi gantong oras siya naglalako. Sanay na sanay siya dyan. 1 out of 1. Ito na. Well. 2 out of 2. 2 out of 2. Mukhang pe-perpigin yata itong second row. 3 out of 3 siya dito. 4 Sipat na sipat. Sipat na sipat. Perfect out of 5. Perfect siya doon mga ka-hoopix. Grabe naman yun.
Ayan. So, walang sinablay. Yung pansin ko, Chok, yung dalawang kaliwete. Oh. Parang sureball talaga sa gitna. Parang comfort zone talaga nila. Comfort zone sa gitna. So may 6 points na dito si Manong Jona. Meron pa siyang 4 na tira. Makagawa lang siya dito ng dalawang tira na shoot. Dalawa. Ito, pag na-shoot niya itong last 2, leading na siya dito. Yeah. All na sila ni Ashanti. 7 points na. Para tingnan natin kung ano. Chair shoot nito. Uy, sumablay. So tumabla siya doon mga ka-Opex kay Ashanti. 7 points. Oh, parang ito lang din yung last time. May nag-tie din agad ng score. Oh, tie, no? Oh. So ito na. Si Mr. 98. 98 points. Pick up. Jump shot, no? Siya lang nakikita kong jump shot ngayon. Contestant. Past participants natin. 0 out of 2. Bam! 1 out of 3. Oo, 1 out of 3 na. 2 out of 4. Mukha na kuha na niya. Nakukuha na niya. Shooter din talaga kasi ito. Uy, stepping. Medyo masakit yun. Oo. Stepping siya doon. Pero babawiin yata ni ano to. Ganun din yata yung nangyayari. Nalug. 3. Malug. 0 out of 4. Pero may pag-asa pa siya pag na-perfect niya tong rock na to. So pwedeng mag-tie. Pwede. Out of 2. Yo. 1 out of 3. 3 points na siya. 1 out of 4. Bam! Meron si Mr. 98 points na 4 points sa first round. Last natitira sa ating shooting challenge first round. Oo, si Ray Remogat. Ang lamang ngayon sa ating first round ay si Idol Ashanti at si Manong Joma. Oo, tie sila, which no? Which is tie 7 all. Para makapasok siya sa susunod na round, kailangan at least maka 7 points pataas. Oo. Ito na. Kilala din natin talaga itong ano. Shooter talaga. Oo. Talaga maganda bitaw na itong batang ito. 1 out of 3. 1 out of 3. 1 out of 3. 1 out of 4. Ganyan kasi talaga siya kabilis tumira. Mm-hmm. Yung release niya. Yung 2 out of 5. Para kay Idol Ray. 2 out of 5. Favorite one spot niya ito. Totoo yan na. 1 out of 2. 4 points. 2 out of 2 out of 4. 5 points. Mm-hmm. Meron na siyang 5 points mga ka-Hoopex, no? Tatabla. Pag na-shoot niya dalawa to, may pa pasok na siya. Oo, oh, pasok na siya. So, natat. Yeah. 1 out of 2. Two out of three. Siya ata magiging leading. Siya nga ang magiging leading. 3 out of 4 siya dito. Meron siyang 8 points. Siya nine nga points. Ang magiging leading. Siya ay nagtala ng 9 points. 9 points para kay Ray Remogat. So tatlo lang ang papasok sa susunod na round, Chok. Si Cup nagtala ng 4 points at si Idol JC is 6 points. So, kamusta naman JC? Ano nangyari sa round na yun? Siguro nanibago kasi ngayon lang ulit nakahawak ng bola. Mga ka-Opex, huwag nyo kakalimutan si JC yung tiebreaker ng Bruce Guinness World, di ba? So, kamusta po yung shooting challenge natin, Kap? Medyo yun nga. Gaya ng sinabi ni Idol JC, medyo nanibago nga. Kasi pandemic, ang tagal namin din nakahawak ng bola. Okay. At mas lalo sa akin yung responsibilities ko sa barangay ko. Kaya ito, nabigla ako. Pero isang karangalan po at
kahit di man kami pinalad, winner na po kami. Kami po ay naimbitahan nyo rito. Okay. So maraming salamat po sa inyong dalawa. Thank you po sa karangalan po. Yan mga ka-OPEX, abangan nyo yung susunod nating finals na. Oo, finals na. Na, ang maglalaro. Mm. Si Riri Mogat, Manong Taho, at Brian Ashanti. Yeah. So abangan yan mga ka-OPEX. Pressure lang kasi ako yung pinakalas kumbaga kailangan kong taasan yung pangatlo tsaka yung pinakauna. Hindi ko sabihin panalo pero lalaban. Sana po makabawi sa susunod na round. So kung sino ang lalabas sa side na to, siya ang mauuna. Tao. Hayop. Si Manong Taho ang unang titira sa ating finals. Mm-hmm. So ang susunod sa kanya is si Brian Ashanti. At syempre ang huli, ang number one sa first round na si Riri Mogat. At syempre, nakataya dito. 10,000 lang naman. 10,000. Di ba? And sinashoutout ko nga pala yung nagpupulit ng bola para sa atin. Oo, maraming salamat. Oo. Uy, 1 out of 2. Asintadong asintado si Manong Joma. Hindi kung magtutuloy-tuloy. 2 out of 3. Tutuloy-tuloy nga ito. Mm-hmm. 2 out of 4. Ano na siyang 2 points. Pag malaki ito, pag naging 3 points ito. Totoo. Ito na nga sinasabi ko, meron siyang 3 points good sa first start. Rock. Maganda, good start yun. Maganda ang pagkakasipat ni Manong Chomar. Yes. At dahil nga, syempre, gusto niya makabili. Oo nga. Nang bago. Pang ano niya sa taho. Oo, sa taho. Sa business niya. Kaha ng taho. Mm-hmm. Uy! 2 out of 2. Ito na nga. Sumabuloy. Bang! 3 out of 3. Ayaw. Ayaw niya magmintis. Ayaw ko iusog chok pero ayaw niya magmintis. Factor talaga itong hangin talaga ang major factor dito. Kaya binigyan natin ng take time to think, to shot. Mm-hmm. Para once na humangin, pwede mo pag-isipan kung ititira mo na ba. Oo. Six points na. Siya in total. Uy, bordering. 1 out of 1. Balik ulang doon ng onte. Medyo nilalagyan ng technique ni Mang Jomar, no? Umaano siya, gumigilid. Suwak na suwak. Grabe, no? Sa edad niyang ganyan, no? Pero tumitira pa rin, no? Nakakabilib, no? Ang ball is life. Bam! Bawat racks nakaka 3 points siya, so meron siyang 9 points. Malaking bagay yun. Isipin mo pag lahat yun, 3, 15 points agad yun. So nang nakarang episode, chok yung nagawa niya is 14 points sa final round. Zero out of 2 siya dito. Wala pa siya na siya. Oo. Shoot, no? Pero meron pa siyang dalawa. Medyo maalat sa kanya yung wing na yun. So nakaisa lang siya doon. Oh, meron siyang 10 points. 10 points. Not 10 bad, points. Not bad. Tingnan natin, meron pang final spot. Kung ma-perfect nito, 15 points. Last shot para kay Manong Taho. Tingnan natin kung ilan ang kanyang total. Yun. 11 points. Oo. Wala pa rin Quits pa rin yun. Oo. At eto na. Ang susunod na titira is si Ashanti. Brian Ashanti. Oo. Ang legendary Zorro ng Tondo. Iyan. So, tingnan natin ito. First shot, wala. 0 out of 1. Oo.
Ayan, one out of three. Papansin ko, every two shots nila, nawawala sila. Mm-hmm. Pag pangatlo, kaya sila na. Meron siyang 2 out of 5. Oo, 2 out of 5 siya doon. So, kinakapapa talaga ito ni Ashanti ulit. Ayun, malayo-layo pa ito. 1 out of 2. What? 2 out of 3? 2 out of 3? Mm-hmm. 2 out of 4, last shot para kay Ashanti. So meron siyang total ngayon na 4 points. Not bad pa rin. 15 shots na. Oo. 0 out of 1. 0 out of 2. Oo. Bang! 1 out of 3. Not bad pa din. Not bad, not bad. 1 out of 4. 2 out of 5. So meron siyang total na 6 points. So wala niya dito. Makalima. Oo, meron pa siyang 10 shots. Ito na yata yung limang hinahanap natin. Oo. Ito na ba? Last one. Boy. Meron na siyang 8 points. So kailangan niya dito makaano? Tutok mo lang. 3 points pataas. Oo. Oh, 3 points pataas. Tignan natin, ha. Tignan natin. 1 out of 2. Last 3 shots. Tingnan natin, ha. 2 out of 4. Kailangan niya mashoot para tumayo. Kailangan niya mashoot tong... Naku, ito ulit. Ito crucial na to. Lang to. Crucial na to. Para tay. Boom! So tay tayo dito. Meron din 11 points. Ito yung binabayaran talaga. Oo. Yung hindi kahihinga sa bawat tira. Totoo yan. Grabe. So kailangan gawin ni Rere Murad dito is malamangan ng dalawang 11 points which is yun yung 12 pataas. Tignan natin. Nakakupo. 1 out of 1. Yeah. Nakapag-warm up kasi ito kanina. 1 out of 2. Kumbaga yung first round na ito, warm up na itong bata. 2 out of 3. 3 out of 4. Saka grabe yung release talaga niya. Ano? Bilis. Mabilis talaga. 4 out of 5 para kay Rere Mogat sa first rack. Saka tignan mo yung shooting spot niya. Ayan o. Parang game-like pa rin. Parang game-like pa rin. Meron siyang 5 points niya. Oo. Last shot para kay Ray. Squared up pa rin tumila si Rere Mogat doon. Meron siyang 5 points, meron pa siyang 15 shots. Masa ba yun? 0 out of 2. Masa ba ito? Yan na. 1 out of 3. 2 out of 4. 2 out of 5. So nakaka 7 points na dito si Rere Mogat. Kailangan na lang niya maka... Dito. Maka 5. Ay, 5? Oo. Ito na ba yung 5 hinahanap natin? Saan? Ito na ba? Mukhang ito na nga. Yung 5 hinahanap natin. 3 out of 3. Ito na nga. 4 out of 4. Pag na-shoot niya to, panalo na siya dito. Uy! Nagpakagat pa, Chong. Nagpakaba pa. Pero all na sila lahat, no? Oo. Uy! Yan natin. Kada tira niya dito.
Mahalaga to, isa na lang yan. Mahalaga. Hindi mo maaano yung pressure. Mahalaga, mahalaga ang bawat tira dito ni Ray. Yo! Yan, so 13 points na dito. 13 points na. 14 points! Yan. So naka 14 points dito si Idol Ray Remogat. Ganun po talagang game. At saka panahon niya ngayon. Siyempre ibang bata. Aming katulad namin may edad na. Pero lumaban pa rin, pinakita po namin yung best namin. So, nakita nyo mga kapiks, grabe talaga si Idol Ray Remogat. Isa talagang matinik na shooter, no? So, isa din sa mga, na-challenge din siya sa mga nakalaban niya sa finals kay Manong Taho. Kaya kay Brian Ashanti, no? So, nung nalaman mong sila yung mga katapat mo sa finals, ano bang pakiramdam na na-pressure ka ba or something na kinabahan? Ako talaga, ano, pinagandahan ko talaga yung challenge ito. Kumbaga, nire-respeto ko sila kasi mga legendary sila. Kumbaga, may mga napatunayan na sila. Kailangan mong respetuhin yun, kailangan pagtrabahuan yun. Kaya yun, pinagandahan ko lang pati. Saka iba ba yung dating ng ikaw yung pinakabata? Kumbaga, iba ba yung dating yun? Siguro, pero wala eh. Pantay-pantay lang kasi. Kasi pare-pareho lang naman kami, kumbaga, naglalaro lang din. Ay kumbaga, yung pagiging bata mo sa kanila is naging advantage mo pa, no? Siguro kasi ako, tuloy-tuloy ako mag-training sila dahil pandemic. So dahil oy, si Idol Ray Remogat ang nanalo, siya ang mag-uuwi ng 10,000 pesos. Congratulations! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paldo, paldo. Paldo, paldo talaga. Pero matapos manalo ni Ray, di namin inaasahan ang susunod na eksena. Idol Ray, anong gagawin mo sa 10,000 pesos? Siguro ano, paglabanin na lang si Idol Ashanti at si Manon to. Kasi, kumbaga ako, bata pa ako, marami pa akong pwedeng gawin. Hindi, ibig sabihin to, seryos yan? Seryos. Na bibigay ko na lang kung sino yung manalo sa kanilang dalawa. Hindi nga. Mga legendary tsaka mas kailangan nila. Grabe naman. Hindi nga, totoo ba? Wala nung biro. Legit ba yan? Oo nga. Hindi ako paniwala. Okay lang, okay lang sa akin. Babalik ko itong 10,000. Ano lang ako, experience lang ako kasi bata pa ako. Kumbaga, yung pera makukuha mo yun, pero yung experience, hindi. Oo, hindi kilabutan ako sa'yo. Yan, so maraming salamat, Idol Ray Remogat. Yan, so magkakaroon pa tayo ulit ng shootout mga kahupeks. Dahil nga ayaw tanggapin ni Idol Ray Remogat, gusto niya lang talaga ma-experience na makalaro kayo sa 3-point shootout. Nagulat ako kahit ako eh. Gusto niya yung 10,000 paglalabanan yung dalawa. What? Gawin bakit sa amin yan? Legit nga, legit. Wala alam beer. So, sabi ni Idol Ray. Respeto na yan. Yan, so paano mga kahupeks? Meron pa tayo susunod na round. No, napakalaki itong kami yan. Idol. So simulan natin ang shootout ni Ashanti at ni Manong Taho. Gulat ako. Ako din. Grabe, grabe si Ray. Napakalaki pong blessing po sa amin. Binigay po ni Idol Ray. Sana po at lalo po bigyan niya yung pagkakataon sa amin. Salamat po. Ang mananalo dito is mag-uwi ng 10,000 na paalala ko lang. At itong round na to is 15 shots na pag-usapan nila na 15 shots na lang para mas mabilis. So, tiga na. Tiga natin matatagalin to. Yeah, so toss coin. Bato-bato-pick naman. Bato-bato-pick. So, kung sino matalo, siya yung mauuna. Okay, so bato-bato-pick. Maganda to ha, hindi to toss coin. Bato-bato-pick. Yun! So, una natin si Manong Taho. Patindi ng patindi ang laban ni na Manong Taho at Ashanti. So, syempre maraming salamat kay Ray Remogat. Meron tayo ng bonus round. Hindi, natuwa ako kasi syempre. Bira yung ganun. Kasi 10,000 na rin yun. Totoo yan. Pero nag-giveaway siya para sa mga matatanda at mga legendary shooters. Yan. So, 1 out of 1. Go!
out of 2 si Manong Taho, no? So si Manong Taho kasi ngayon nga, gaya nga ng sabi natin kanina, gusto niya makabili ng sariling balde sa pagtataho. Mm-hmm. At si Ashanti dito syempre para makatulong sa kanyang pamilya. Oo. Mm-hmm. Syempre kilala naman natin si Idol Ashanti, is pamilyang pamilyadong tao na, no? Mm-hmm. So mayroon 3 points si Manong Jomar dito sa first track niya. So nakikita mo ba na sino man nanalo dito? Saan kasi ito? Sobrang close game lang eh. Sobrang close lang eh. Yung malalaman. Oo, ang hirap. Parehas kaliwete pa ito. Tsaka si all sila eh kanina. Totoo. All lagi sila. Simula first round, all na sila. Hanggang second round. Points na dito si Manong Taho. 6 points. So nung first round niya na 15 shots, naka 7 lang siya, no? So mukhang malalagpasan na rin niya kagad itong ginawa niya. Ngayon, tingnan natin, ha. Uhul. 6 points. 7 points. Last two shots dito para kay Manong Jomar. Uy, 8 points. Nalagpasan na niya yung out of 15 shots niya nung first round. 9 points. 9 out of 15 yung ginawa dito ni Manong Jomar. Grabe, medyo pressure na yun kasi every rack mo sa 3 rack is kailangan mo sumablay ng dalawa lang. Oo, medyo mahirap na ano nga to. Pero titignan natin. So, pressure ba kay Ashanti to? Tingin ko hindi. Legendary yan. Legendary. Lalaban din. Tingnan natin. Tondo versus Paranaque pala mangyayari. Si Rod of One. Si Rod of Two. One out of three. Yes. Two out of four. Three out of 15. Sabi ko sa'yo, ilalaban niya. Ilalaban. At tulad nga na sinabi niya, favorite spot niya yung gitna. So, bukang napaboro pa yata yung gitna. Ano? Ito yan. Mukhang si 7 points nga. Malupit talaga pag kaliwete tapos gitna. Totoo yan? Oo. Naku po. 8 points. Isa na lang. Last 3 shots para kay Ashanti. Tatabla ba? Last 2. Ayan na. Mukhang napipresyo na rin dito si Ashanti. Yun! Tingnan natin na kung game winner ba ang mangyayari. All game na. Game winner ba? Ang mangyayari. Oh! So ayun mga kahupek, simula round 1, tabla na si Ashanti pati si Manong Taho. So magkakaroon pa tayo ng shootout ulit. Grabe, parehas kaliwete. Parehas ng score. Di ko alam nangyayari. Meron pa tayo shootout ulit mga coach. Parehas talaga lang yung score natin. Parehas talaga mo. Mula umpisa hanggang ngayon. Tandem, parang tandem talaga. No? 11, 7, 9. Parehas ko takot. Meron panalo. Hanga? Ano kung nakita nyo, itong replay, pakita natin replay. Nakita nyo, pasok na ni Luwa pa. Parang may gumanon eh. Nung nakita mong
kala mo shoot na tapos biglang niluwa. Anong pakiramdam? Kasi pang ano yun eh, pang game winner yun. Wala. Tanggap mo na agad. Mubo na agad, no? Oo. Ganda, maganda po. Talagang walang gusto mong patalo. Parehas deserving talaga. Patas talaga eh. Pero si Manong Taho siguro. Yeah. Medyo mahigpit yung laban nilang dalawa. So tingin ko, hindi bibitaw si Manong Taho. Binigyan pa siya ng pagkakataon ni Ashanti. Siguro, igagrab na ni Manong Taho itong pagkakataon na to. Nakaka-intense po. Ito po, binigyan ng pagkakataon. Sana po, ibigay sa akin. Kung sinuswerte namin ni Idol Santi. So ang rule natin syempre sa shootout is which is 5 shots na lang. Sila mamimili kung saang area sila titira. Okay. So pato-pato-topic mo ulit. Sino matatalo dito, siya ang unang titira. Yan! Ganun ulit! So manager mo isang area na pili mo. Gitna! So, napaka-intense na talaga na ito. Totoo yan. Ramdam na ramdam natin yung pressure sa bawat limang tira dito. Oo. Talaga di kayo hinga. Yan, so kada tira talaga dito. Kada tira dito talaga mahalaga. Points lang kay Manong Jowa. 2 out of 5 siya doon. Tingnan natin si Ashanti dito. Gitna rin. Oh. Last round niya, 4 points siya dito. Go! Tingnan natin. Zero out of 1. Kailangan niya makatatlo dito. Para manalo. 1 out of 2. Last two. Oh, tatapusin na ba? Tatapusin na ba? Tatapusin na nga! Pero meron pa siya isang tira. Nagpapalakpakan ako. Oh. So, congratulations! Iba po may picture talaga. Iba po talaga may picture ng OPEX. Para sa kanya talaga. Yan mga OPEX. So, yung bawat tira ba sa limang tira is nakaka-pressure ba talaga? Oo naman. Gano'n ka-pressure? As in, kung iniisip mo ba kung sobrang ka dito, parang susunod-sunod yung sablay? Gano'n. At nakaka-sablay. Ikaw ano yung matay? Ayun po talaga. Dala na po ng pressure. Saka para talaga po kay Idol yan. Nandun na po ang ngayon. Yan at syempre mga ka-Hoopex, hindi rin magiging possible itong bonus round natin. Kundi dahil kay Idol Ray Remogat. Ayan si Idol Ray Remogat. Maraming salamat din, sir. Si Cap Mr. 98 Points, isa rin pala talagang guest dito sa shooting challenge natin. Yeah. Dahil gusto niya talagang sumali din. At meron, nagbigay siya ng 5,000 pesos. Oo, salamat po. Hey, welcome po. Nabiguman si Tatay Jomar sa araw na ito. Ay lubos pa rin siyang nagpapasalamat sa opportunity na may defend ang kanyang corona. So, syempre, hindi uuwing luwan si Manong Taho dahil ikaw ay mag-uwi pa rin ng 2,000 pesos. Yun. Salamat. So, syempre, Manong Taho, alam namin yung effort na dinala mo dito. Yung, syempre, di ba? Isang karangalan talaga na ma-invite ulit namin. At, yun, congrats pa rin po. A-award na natin ang 10,000 pesos sa nanalo. Yan, congratulations! Yan, congratulations! So, pinatunayan mo talaga na isang legendary. Congrats. Player ng Tondo. Maraming salamat. Ako nanalo. Saka Tampa. Nakakalamat na ano. Ayan rin. Binigyan mo kami ng chance ulit. So, anong gagawin natin sa 10,000 pesos? Siyempre, kasama rin sa anak ko. Family, siyempre. Extra na lang. Sayang to. Diba? Kilala rin. Ang hindi alam ni Tatay Jomar na may inihanda kaming supresa para sa kanya.
Yan mga ka-OPEX, hindi pa nagtatapos ang ating sorpresa kay Manong Tao. Uy. At syempre nalaman namin na nagbabalak ka, bumili ng bagong balde. At syempre, na-feature na rin natin siya sa OPEX basketball. Oo, totoo yan. Nakita nyo naman mga ka-OPEX, sobrang daming views at nag-trending si Manong Jomar. Yeah, ang OPEX basketball ay may munting sorpresa na magugustuhan mo. Napakalaking tulong yung po sa akin. Sobrang munting sorpresa namin sa iyo. Puntahan natin 'yan. Yan. Iyon oh. Iyon oh. Kasi nabanggit din sa atin ni Manong Jomar kanina na ito talaga yung balak niya. Oo, na pag nanalo siya bibili siya sa sariling balde. Mm-hmm. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka nanalo. Binigyan ka ng Upex basketball. Yan. Malaking tulong po to sa akin. Panganap buhay na po. Habang buhay na po, nganap buhay. Kaya po sa mga karugar ko po, may libre yung tao po kayo. Yun! Yun! Grabe! Grabe naman yun! Anong pakiramdam mo ngayon, Manong Jomar? Malaking blessing pong binigyan nyo po ng OPEX sa akin. Para po sa dagdag sana po, makatulong yan pang araw-araw na. Okay, so Manong Jomar, paano ba ito makakatulong itong balde? Malaking pong tulong po yan kasi po, pagdala ko po, hindi na po ako mag-aarkila po doon sa kinukuha ko po. Ito po ay sarili na. At kahit po magka po, pwede po ako maghindan tao. Kasi sarili ko po. Sarili at syempre Manong Jomar, syempre may balde ka na. Syempre bibigyan ko pa ulit ng OPEX pang puhunan para ano naman mo? Sa taho. Bibigyan ka namin ng 5,000 pesos. Ito po. Po. Syempre Manong Tao, sobrang na-appreciate namin dahil nga grabe. Thank you po sa OPEX. Salamat po sa lahat. Wala ko lang tayong iyakan dito Manong Tao. So napakaliit lang po na balik po ito sa inyo dahil sa napashare. Nahayaan yung i-share namin ang inyong kwento. Salamat po. Salamat po. Bigay ni God, salamat po talaga sa at sa pamamagitan po nyo ng OPEX. Sa lahat na sumusuporta sa OPEX. Sa future, sana po ay magkaroon kayo ng sarili niyong pagawaan na natapo. Hindi imposible yan, Manong Jomar. Sisikap lang po. Malaking bagay po sa akin talaga po ang harap mo yung binigay niyo po na sarili. Kahit siya po, pwede po magdina ng taho! Yon! Isa po? Taho! Yon! Taho sapon with flavor! Yon! May chocolate, may strawberry. Yon! Grabe naman yun! Grabe naman yun! At pag napadam po sa basketball, tambay! Shooting! 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 Taho! Yon!